Amen. So sa pagbibigay pa lang, talagang busog na tayo. Amen. So uwi na tayo, busog na. Amen. Praise God. Sa, kasi may kakaibang kilos si Lord sa bawat service natin, sa bawat ginagawa natin pagsamba sa Kanya. Ay, may iba-iba siyang ginagawang pagkilos. So mayroong pagkakataon na umpisa pa lang nagpagsamba, talagang busog na tayo. Yan, tingnan mo yung tiyan ng katabi mo, busog na yan. Amen. Diba? Dahil ginawa ni Lord na tayo ay puno, tayo ay masigla, tayo masaya at ang buhay natin ay makulay. Amen ba? So sa darating pong Friday ay meron po tayong Workers Appreciation Night at according po doon sa ating napagkasunduan, tayo po ay magdadamit ng magaganda at makukulay na damit. So kayo po ba ay nakapaghanda na ng inyong colorful dress? Okay, so it's time na tayo ay hindi naman magpapabongga kung hindi ipapakita natin yung pagiging makulay na buhay na bigay ni Lord sa atin. Amen? So ngayong gabing ito, kasi tayo ay magkukonclude na sa ating series. Okay, ang atin pong series ay ano nga ulit? About resurrection. At naniniwala ako na pag binuhay ka na ni Lord, ang buhay mo ay hindi lang binago, ginawa niyang maayos at makulay. Tama ba? Ayan, kagaya ng damit ng katabi mo, hindi lang siya makulay ang damit, makulay din ang buhay niya. Sabihin mo sa katabi mo, makulay ang buhay mo kay Lord. Amen. Ayan, kaya mag-review tayo. So ang gagawin lang natin ngayong gabi is babalikan natin ang ilan sa mga napag-usapan natin sa loob ng isang buwan. At pagkatapos ay dadagdagan natin ito ng konti at isasara natin ito sa isang storya. Amen? So pag let us review, ano ba yung mga natutunan natin kay Pastor? Ano yung mga pag-share natin? Okay? It is the power of resurrection. Because of the power of resurrection, okay, God's power was demonstrated. Sabihin nga natin, demonstrated. Yan, napakita yung kapangyarihan ng Diyos. Kasi sa lahat ng figure sa kumbaga sa mga figure sa mga sa history ay walang iba kundi ang Panginoong Hesus lamang ang namatay pero pagkatapos ay nabuhay. Pagpapatunay ito na ang Diyos talaga ang gumawa. Ang Diyos talaga ang kumilos at nagligtas sa atin. Okay, it was the Jesus Lordship. The Jesus Lordship was declared. Sabi natin declared. Kaya dinideklara natin ang pagkapanginoon, ang pagka-Lordship ni Jesus sa buhay mo at sa buhay ko. Yan, sige, deklara mo sa tatlong malapit sa iyo, Jesus is Lord over your life. Jesus is Lord over your life. Yan, kasi nung naranasan natin, pinaniwalaan natin siya na siya ay namatay at nabuhay ulit, naranasan natin yung buhay na yon at nung naranasan natin, ginawa natin siyang Lord. Ginawa natin siyang hindi lang number one, siya yung only one. Amen? Ano pa natutunan natin? The death was defeated because of the power of resurrection. So alam natin, meron kasi tayong pinangahawakan. Meron tayong kasiguraduhan na ang ating pinaniniwala ang Diyos, walang iba kundi si Jesus Christ ay totoo sapagkat siya lamang ay isang namatay pero nabuhay ulit. At napagtagumpayan niya ang kamatayan. Ano pa? The Jesus resurrection, pero bago nangyari yan, it was preceded by suffering and death. So merong pinagbayaran. Pero salamat sa Diyos kasi dapat tayo ang magbabayad noon. Sino nagbayad? Ang si Panginoong Jesus, siya ang nagbayad ng lahat ng ating suffering para hindi na tayo, dapat tayo yung masasaktan, dapat tayo yung masusugatan, dapat tayo yung parurusaan doon sa apoy. Pero inako lahat yun ng Panginoong Jesus. At dahil dyan, naranasan niya ang suffering and death, pero hindi siya nanatili doon. Pagkatapos doon, nabuhay siyang muli para pakita sa iyo na kayang i-overcome ng Panginoong Jesus ang suffering and death, kaya mo ring i-overcome ang anumang suffering sa buhay mo. Amen. Kapag naranasan natin yan, we will have a resurrected living. Sabihin natin, resurrected living. Okay, when we have resurrected living, we have the power over. So let's declare, magkakaroon tayo ng kapangyarihan. We will have power over sin and temptation. Wala nang kapangyarihan, hindi na mananaig sa'yo ang anumang kamalian, anumang kasalanan, anumang tukso. Sapagkat si Lord ay buhay sa iyo. Number two, we have resurrected living, we will have power over this world. So okay, sinasabi natin hindi yung world na mundong earth, ha? Sabihin, yung system of the world. Ano ba ang system of the world? Ang sistema ng mundo ay puro takot ang nababalitaan natin. Ang sistema ng mundo, puro pagdareklamo. Ang sistema ng mundo, puro kamalian, puro kasalanan. Pero sa iyo, walang bisa iyon. Pagkat merong power ka na i-overcome ang anumang maling sistema ng mundo para ikaw ang mag-dominate sa mundo, para i-contaminate mo ang mundo ng Word of God at ng liwanag niya. We will also have
the power over the devil and the death. Kaya kita mo, dumating ang mga pandemic pero walang nagkasakit. Wala ring namatay. Ang katabi mo, buhay na buhay. Amen. Because we have power over death. And everybody say amen. So dahil nung naranasan natin yung resurrected living, so ginawa tayo ni Lord na una, God has made us alive as mentioned in Colossians chapter 2 verse 13. Sabi nga natin, I am alive. Ang napag-usapan natin dyan, nung time na yan, God made us alive through Jesus Christ. Hindi lang niya tayo ginawang buhay. Ginawa niya tayong blessed. Sabihin mo nga, blessed. Bakit? We are blessed because through His death, He paid our sins. So malaking blessing na yon na binayaran ni Lord, binayaran ni Jesus ang kasalanan mo. At ginawa niya tayong blessed through His resurrection, so nagkaroon tayo ng guarantee. Sabihin mo nga, guarantee. Napag-usapan natin, di ba? Meron tayong hawak na resibo. So pag may hawak na resibo, ibig sabihin, pagmamayari mo yon. Hindi pwedeng kunin sa'yo yon. So ibig sabihin, yung salvation, yung kaligtasan, yung buhay na binigay sa'yo ni Lord, walang pwedeng umagaw nun kasi meron kang resibo. Dahil ano yung resibo mo? Yung resurrection, yung buhay na binigay sa'yo ni Lord. Amen. So sabihin mo sa katabi mo, huwag mong iwawala yung resibo mo. Yan. We have the receipt. It is a guarantee that our sins are paid and we have a new life. So hindi lamang tayo na-blessed, we became confident in Christ. Sabihin nga natin, confident. Okay, bakit ba tayo naging confident? Kasi nung tayo ay sinasabuhay na natin si Lord, so tayo na ngayon ay nakatago sa Kanya. We are hidden with Him. And to support that verse, okay, 1 Corinthians 15:20, in fact, Christ has raised from the dead. He is the first of a great harvest. Sa ibang translation, ang sabi dyan ay, si Jesus daw ay first fruit. Yon, first fruit of all who died. Ibig sabihin, sa lahat ng mga namatay, pero siya yung nabuhay ulit, para yung mga dating namatay, maniniwala sa Kanya, pwedeng magkabuhay ulit. At pagka nangyari yon, so ibig sabihin, dahil buhay na siya si Lord, so sino na ngayon mauna? Si Lord na, hindi na ikaw. So you are hidden with Him. So naalala niyo illustration natin weeks ago? So kapag tayo ang nauuna, pwede tayong tamaan ng kahit na anong tukso, sakit, kasalanan. Pero pagka si Lord ang nasa harap at ikaw ay hidden, so ikaw ay protektado. You are confident. So confident kang lumakad sa buhay nito kasi si Lord ang nauuna. At siya ang magpoprotekta sa'yo. And because of that, ginawa tayo ni Lord. So ngayon, nung naging tayo ay malinis, alive, blessed, at confident, kailangan tayong maging liwanag sa mundong ito. Kaya ikaw ay ginawa niyang frontliner. Sabi mo sa katabi mo, ikaw ay you are frontliner of Christ. Yan. So hindi lamang ang mga doktor, hindi lamang ang mga nagsisilbi sa gobyerno ang frontliner. Ang katotohanan niyan, tayong lahat, basta naniwala ka sa Panginoon, at gusto mo siyang ipamalita, gusto mo siyang i-share, ikaw ay tinatawag na frontliner. At bilang frontliner, kailangan mong maging matibay at matatag. So kailangan nating isuot ang tinatawag nating armor of God. So isa-isay natin yung armor. So we have the shield of faith, the sword of the spirit, the helmet of salvation, yung shoes, the shoes of the gospel of peace, the belt of truth, at yung huli natin pinag-usapan last week is the breastplate of righteousness. Tingnan mo yung katabi mo, suot ba niya yung breastplate niya? Yan. So, ibig sabihin, ito yung katwiran ni Lord na mag-iingat sa puso natin at magpoprotekta. At yung katotohanan na yan, at yung righteousness ni Lord ay suot-suot natin. Amen? So, last week, we discussed about that. So, tayo ay frontliner ng ating Panginoon. At dahil ngayon, so lalagi naman nating nakagawian na tuwing tayo magtatapos na series, meron tayong memory verse. Okay, meron tayong kinakabisang isang verse. So ang ating memory verse para sa series na to ngayong buwan na to ay John 11:25 at mamaya ay babalikan natin yan. Okay? So ang gagawin natin, let us recite 2 times. Pagkatapos ay try nating i-recite, i-declare ang Word of God. Ito ay mangyari at nangyayari sa atin. Okay, ready? Jesus said to her, I am the resurrection and the life. He who believes in me, though he may die, he shall live. Lahat daw ng naniwala at sumampalataya kay Lord, kahit na nakaranas siya ng kamatayan, may pag-asa pa. Mabubuhay pa. Tayang buhay ni Lord. Ulitin natin, again, with power, sabihin natin, let's read again. Jesus said to her, I am the resurrection and the life. He who believes in me,
Though he may die, he shall live. So lahat ng mga buhay, let's recite. Are you ready? Let's recite John 11:25. Kayo lang. Ready? Jesus said to her, and he who though he ayon, tama, okay. Sige, mga buhay nga talaga kayo. Amen. So we are alive, he shall live. Ayan. Amen. Praise God. So tayo ngayon ay magko-conclude sa atin pong series at sa pagtatapos ng ating mga pinag-uusapan ay pag-usapan natin ng mabilis lamang ang storya ni Lazarus. Ito po ay napag-usapan namin noong sa live group noong Sabado. Pero hindi na natin babasahin ng buo. We'll just take some of the points. At ito ang isang storya na kung saan ay merong nag-resurrect. Yan. Kasi lagi natin napag-usapan si Jesus ay nag-resurrect. But this time, pag-usapan natin yung ni-resurrect ni Jesus. And it is yung si Lazarus, ang isang tao. Okay. Yan, si Lazarus. Sige. So, pag-usapan natin. Ngayon, tayo ay tatalon na doon sa verse 11. Okay. So, ito yung time na actually, alam naman ng Panginoong Jesus, alam na niya yung mangyayari eh. Alam na niya na mamamatay si Lazarus, pero alam din niya na magkakaroon ng miracle at kaya niyang pagalingin. Kaya nung pagbinasa niyo yung previous verses niyan, so sabi niya, pumunta nga siya sa Judea eh. Okay, at bakit mas pinili ni Jesus na pumunta sa Judea kaysa puntahan muna si Lazarus that time? Okay, pag umatras pa tayo ng konti sa chapter 7, nung una, hindi pinuntahan ni Jesus ang mga taga-Judea. Kasi ito yung, dito sa lugar na to, maraming mga Hudyo na kontra sa kanya. Pero this time, yun mo ang pinuntahan niya, dun siya nag-minister. At bago niya pinuntahan si Lazarus, inuna niya yun. Pero bagamat ganun pa man din, ibig sabihin, alam ni Lord ang ginagawa niya. Kahit na minsan hindi natin maintindihan, hindi natin alam kung bakit, ano at paano nagkaganon. Tama? So tingnan natin, after he had said this, he went on to tell them. Okay, sabi dyan, sabi ng Panginoong Jesus, our friend Lazarus has fallen asleep. But I'm going there to wake him up. Hindi ito naintindihan nung una ng mga disciple kasi ang akala nila, ang ibig sabihin ni Jesus ay natutulog lang si Lazarus. Yan, parang natutulog lang. Oh sige, tas mamaya gigisingin ko siya. Kasi pag binasa natin sa verse 12, sabi doon, his disciples reply, oh Lord, if he sleeps, he will get better. Yan. Pero sabi ng 13, Jesus had been speaking of the death of Lazarus. Yon. But his disciples, akala ng mga disipulo, ang ibig lang sabihin ni Jesus ay natutulog. Yon. Pero ang ibig sabihin ng Panginoong Jesus ay siya ay mamamatay. So doon pa lang na-establish na naalam na ni Lord ang mangyayari. Sa buhay mo, alam na rin ni Lord ang mangyayari. Kasi nakita na niya yun ahead. Alam na rin niya yung pipiliin mo. Alam na rin niya yung mga decision mo. Pero kailangan lang, ipapakita ni Lord ang kanyang kapangyarihan, ang kanyang kabutihan, nasa sayo ang pa rin ang pamimili. Okay, so makita natin dito, so speaking of this death, yun, nakala nila, so hindi naintindihan. Palibasa nga, mga disciple nung time na yun, so medyo hindi pa nila talaga naintindihan yung mga sinasabi pa ng Jesus kasi that time hindi pa nagre-resurrect. Hindi pa namatay si Jesus at nag-resurrect. So, hindi pa sila ganun, sabi natin, hindi pa ganun ka-mature. Parang tayo nung araw, hindi pa tayo ganun ka-mature. Okay, dumarating tayo sa ganun point. Pero ngayon, alam ko, sabi mo sa katabi mo, nagmamature ka na. Puwera lang ang itsura. Okay? Yan, nililinaw ko lang ha. Nagmamature ang kay Lord. Okay, hindi nagmamature ang itsura. Okay, so tuloy natin. Bumabata tayo kay Lord. Yan, so then he told them plainly, dinerecho na niya, Lazarus is dead, and for your sake, tingnan natin ha, parang sa umpisa, parang nakaka-insulto, di ba? Lazarus is dead, but for your sake, I am glad that I was not there. Ano? Mamatay si Lazarus, pero buti na lang wala ako dun. Di ba? Parang masakit sabihin yun, di ba? Kung ba, sabihin kaya sa isang taong ganun, oh, mamamatay ka na, buti na lang wala ako doon pag mamamatay ka na. Oh, parang masakit. So, nung sinabi ng Panginoong Jesus is ganun, so, parang sa umpisa masakit. Pero, pag pinakinggan natin yung dulo, eto yung magandang part. So that you may believe. Yan. Para lahat
sila ay maniwala. Nung una, hindi pa nila maintindihan yung statement na yan. Kaya pag binasa pa natin sa susunod, maging si Martha ay nag-commotion, nagkaroon ng pagpapanik. Yan. Lord, sabi ni Martha, Lord, Martha said to Jesus, Nako, if you have been there, my brother would not have died. Yan. So, sila, hindi nila maintindihan ng una ang plano ng Panginoong Jesus. Kaya minsan, ang tao, pag hindi niya naintindihan, marami tayong tanong. Marami tayong, why, Lord? Yan. Pero ngayon, pinapa-realize sa atin ng Panginoon na dapat hindi why, Lord, ang tanong natin. Dapat ang sagot natin, thank you, Lord. Yan. So instead of saying, why, Lord, we say, thank you, Lord. Kasi kahit hindi ko naintindihan, basta alam ko, behind the scene, meron kang ginagawa. For that cause, dun sa story na to, may ginagawa si Lord. Ayan. Pero buti, medyo bumalikwas naman ng konti si Martha at sabi niya sa verse 22, But I know that even now God will give you whatever you ask. At sumagot pa siya, Jesus said to her, okay, so sumagot ng Panginoon Jesus, Your brother will rise again. So nagbigay ng assurance. Tingnan natin na nagbigay si Lord ng assurance. Ang iyong kapatid ay mabubuhay ulit. Sumagot si Martha, Oo, alam ko, he will rise again in the resurrection. Pero ano sabi niya? At the last day. So alam, kasi kumbaga, narinig na nila yung mga katuruan, alam nila na sa pagdating sa mga huling araw, ang mga patay talaga ay mabubuhay. Nakasulat sa Biblia. Pero yun ang alam ni Martha. In the last day pa mabubuhay si Lazarus. Kaya ano ang naging sagot ng Panginoong Jesus? Ngayon, in-assure niya sa verse 25 at itong sabi niya, Please take note of this. At dito tayo mag-concentrate ng konti. Ano sabi niya? I am the resurrection and the life. He who believes in me, though he may die, he shall live. At pansinin niyo, powerful yung pagkakasabi ni Lord na I am. Sabihin nga natin, I am. Yan. So, si Lord John. Kumbaga, si Lord ay I am sa buhay mo. Did you know that sa book of John, ay 7 times binanggit ang I am? And we know, pagka 7 times, number 7, very significant yun. May kahulugan lagi sa Bible yun. Diba? 7 days of creation. Diba? 7 days of famine, pero 7 days of prosperity, panahon ni Joseph. Diba? Laging may ibig sabihin yung 7. At hindi aksidente yung I am binanggit na 7 times. Una, I am the bread of life, 6:35 ng John. Pangalawa, I am the light of the world, chapter 8, verse 12. Pangatlo, I am the shepherd of the sheep, John 10, 2. Pangapat, I am the good shepherd sa 10, 11. At sa panglima, I am the resurrection and the life. Meron pang pang-anim. I am the way, the truth, and the life. 14, John 14, 6. At kabisado ng marami sa atin yan. At ang huli ay, I am the true vine. So, merong ini-establish si Lord. Kaya yung may sinasabi siyang, I am. So, yan. Sige, screenshot nyo na. Post nyo mamaya. Okay? So, merong ibig sabihin yung 7 I am na yan. At nung sinabi niya yun sa 11:25, so balikan lang natin ulit, no? Verse 23, sabi ni Martha, ang paniwala niya, mabubuhay si Lazarus sa last day. Yun ang natural na alam niya. Yun ang normal na alam niya. Tama? Pero ano sinagot ni Jesus? Tingnan natin. Sumagot ba siya ng ganito? I will be the resurrection and the light. Meron ba tayong mabasang I will? Ano sabi niya? I am. So, pag sinabing I am, ano yun? That is in the present tense. Kunyari, tinanong kita, bro, how old are you? Hindi naman sasabing, I will be 25 years old, di ba? So, ano sasagot mo? I am? Huwag mo na sabihin yung age mo. Okay na yun. So, sinasabi mo, I am. Ibig sabihin, present yun. Okay? So, ibig sabihin, present. So, ano ibig sabihin nito? Sabi ni Martha, mabubuhay daw siya sa last day. Pero inassure na ng Panginoon doon na I am. Ibig sabihin, ngayon yun. Ngayon, ako ang resurrection. Ngayon, ako ang buhay. At ang naniniwala at lumapit sa akin, magkakaroon nito. So, ibig sabihin, kung sinabi yan sa John, yung I am, yung pitong I am binanggit sa Bible, ibig sabihin, kung applicable sa kanila noon, na present yun, ibig sabihin, sa present na panahon natin, applicable pa rin sa atin ngayon.
na sinasabi ni Lord, I am the resurrection and the life. I am the one who will resurrect your life. I am the one who will resurrect your dead dreams. I am the one who will resurrect anuman ang mga nasira sa buhay mo. At pag naniwala ka sa akin, ito ay mangyayari at bibigyan kita ng buhay. So ayan, na-realize, kumbaga, kaya in-establish yung verse 25 kasi pinatutunayan ni Lord, ni Jesus, ng Panginoong Jesus na yon ay mangyayari nun ding panahon na yun. Yan, kaya sabi mo sa katabi mo, ngayon din may mangyayari sa buhay mo. May gagawin si Lord sa'yo. Kasi sabi ni Lord, I am. Ngayon din may gagawin siya. This is present. Kaya panghawakan natin na ngayong panahon na to, ngayong mga panahon, ngayon, bukas, sa makalawa, basta ngayon, may mangyayari, may gagawin si Lord kasi siya ay buhay, buhay ang resurrected life sa atin. So tuloy natin, okay? By the way, noong Old Testament, inassured na yan at yan ay na-prophesied na. Ibig sabihin, yan ay nabanggit na. Pag binalikan natin Ezekiel 37:13, sabi doon, then you, nangusap ang Diyos kay Ezekiel at ang sabi niya, my people, you will know that I am the Lord when I open your graves and bring you up from them. Ibig sabihin, malayo pa, hundreds of years away, bago pa dumating yung time nung Book of John, meron nang naiprophesy, meron nang nabanggit na si Lord ay bubuksan niya ang mga libingan. At ibig sabihin nun ay ano, ang mga patay ay bubuhayin niyang muli. So kung nangyari noon, mangyayari din ngayon. Meron siyang binubuhay sa'yo. Amen? Let's continue. Verse 43. At eto na. So ngayon, dumating na yung pagkakataon na kung saan ay magkakaroon na ng demonstration si Lord. Na meron na siyang bubuhayin muli. At mapapansin natin, tingnan nyo. Okay? When he said this, Jesus called in a loud voice, Lazarus, come out. Lazarus, come out. Lahat lumabas. Come out. It's about time. Kung matagal ka nang nakakulong dahil hindi ka pinalalabas, nanonood ka lang sa live stream, it is now the time to come out. Palalabasin ka na ni Lord. Kakausapin ni Lord yung amo mo sa mga nanonood natin online. Isang buwan ka lang naka-quarantine sa amo mo. Come out. Palalabasin ka na. Sasabihin ng amo, come out. Sige, you go to church. Yan. Gigisingin tayo ni Lord. At mapansin natin, di ba? So, ibig sabihin, nangyari yun in the present. Ano pa mapapansin natin? Bago nangyari yung resurrection ni Jesus, nag-sample muna siya. Uy. At sinampulan niya yun kay Lazarus. Kaya, sa mga panahong ito, kung nag-sample si Lord noon, magsasample din siya ngayon. Gagawa siya ng mga example para ito ay maging testimony natin, para ito ay may bahagi natin sa mundo na ang Diyos natin ay buhay. At makita natin, Lazarus, sabi doon, inutusan niya si Lazarus na lumabas, come out! The dead man came out. Sabi natin, came out! Sabi mo sa katabi mo, tayo ay lalabas! At magiging liwanag sa mundo! Praise God, sabagkat nangyari ang miracle nito. Pero meron tayong mapapansin. When the dead man came out, his hands and feet wrapped with strips of linen and a cloth around his face. So, nung lumabas siya, buhay na siya. Kaya lang, buhay na mami. Okay, sabihin, yung balot sa kanyang katawan, hindi pa natanggal. So, ano makukuha natin dito? So, ibig sabihin, tayo ay binago na ni Lord, binuhay niya tayo. Pero nung binuhay niya tayo, hindi pa tayo 100% perfect. Kasi meron pa rin mga nakaikot sa ating mga strips at meron pa rin tayong mga konting cloth. Pero ang maganda nun, binoproseso tayo ni Lord. Kasi pagdating sa verse 45, Jesus said to them, take off the grave clothes and let him go. Inuhay ka muna niya at pagkatapos, sa kanya ipaaalis yung tinatawag nating grave clothes. Ano yung sa Tagalog ng grave clothes? Grabbing damit? Hindi. Tinagalog nyo lang eh. Okay, grave clothes. Palibing. Okay, ibig sabihin ng grave, okay, damit pang sementeryo. Ayan, parang ganon.
Okay, so alam naman natin, di ba, pag nababasa natin, napapanood, okay, ang mga patay nung araw ay binabalutan ng tela para bumagal ang decomposition o pagkabulok ng kanilang katawan. So para yung pagkaagnas ay bumagal, hindi agad maagnas, binabalutan nila ng damit o ng isang klase ng tela na ang tawag nila ay grave clothes. So basically, i-absorb ng grave clothes ang lahat ng dumi, ang lahat ng magiging bulok doon sa katawan, okay, para bumagal yung decomposition. So ibig sabihin, saan ginagamit ang grave clothes? Sa mga patay lang. So ngayon, ano ngayon ang ibig sabihin niyan? Nung si Lazarus ay binuhay, pinatatanggal na ni Lord ang grave clothes sa kanya. Kasi hindi na bagay sa kanya naka-grave clothes. Dahil hindi na siya patay, buhay siya. So kailangan naman niya magpalit ng bagong damit. So tayo, nung binuhay ni Lord, tinatatanggal niya sa atin yung mga marurumi. Yung mga grave clothes. Sabihin mo sa katabi mo, huwag ka nang magsusuot ng damit pampatay. Hindi bagay sa'yo. Kasi buhay ka na. Huwag ka na magsusuot ng damit pampatay. Hindi na natin isusuot ang damit ng kasalanan. Hindi mo na isusuot ang damit ng mga ng pagrereklamo, ang damit ng takot. Hindi mo na isusuot ang anumang karumihan ng isip, ng puso't ginagawa mo. Kasi pinatatanggal na ni Lord sa'yo ang marumi mong damit, grave clothes. Kasi binuhay ka na niya. So hindi ka na design para bumalik sa grave. Kaya aalisin mo na yung grave clothes para lumakad ka na. Amen. And everybody say, amen. Sabihin mo sa katabi mo, tanggalin mo na ang grave clothes mo. Tanggalin ang grave clothes. And when we remove the grave clothes, it is the sign that there is resurrection in us. There will be a resurrection of joy. There will be a resurrection of love, of strength, of forgiveness. There will be a resurrection of restoration of broken relationships. Kasi inaalis na ni Lord ang lahat ng madudumi. Inaalis na Lord yung damit pang patay. Kasi hindi ka na patay. Hindi ka na bagay mamatay. Bagay sa'yo, buhay na buhay. There is a restoration and there is a resurrection. There is a resurrection. Meron ang babaguhin sa'yo si Lord kasi meron na siyang bagong bubuksang direksyon sa buhay mo. Meron na siyang bagong bubuksan sa'yo na iyong magiging mainit ka na mag-serve, mag-worship, mag-pray. There's a new passion in you. There's a resurrection of your worship and prayer life. And as we live the resurrected life, let's take off the grave clothes. Sabihin nga natin, let's take off the grave clothes. And as we close, tanggalin natin ang damit na yan. Kaya dapat na isusunod natin ay makukulay na damit. Let us wear the grace clothes. Yan. Kung kayo magbi-business ng damit, mukhang magandang pangalan yan, Grace Clothes. Wow, di ba? No? Sister Grace, yan, may business ng Grace. Ayan, so let us remove the grave clothes and let us put on the grace clothes because through the grace of God, we are clean. Kaya yun ang isusuot mo na. Righteousness na ng Panginoon. Ang kanyang biyaya, ang kanyang awa, ang susuot mo na ngayon ay ang kanyang karakter. The grace clothes. And what do we wear? Let us all together read. Tayong lahat ay tumayo. Colossians 3:12. Therefore, sige, basahin natin. Therefore, as God's chosen people, holy and dearly beloved, clothed yourselves with compassion, kindness, humility, gentleness, and patience. Sabihin mo sa tatlong tao, yan ang isusuot mo. The cloak of compassion, the cloak of kindness, kahit ang ibang tao hindi kind sa'yo. The cloak of humility, kahit ang mundo'y nagmamataas, but you will still be humble in the sight of God. The cloak of gentleness, kahit ang mundo ay harsh, ikaw ay gentle pa rin kasi nakikita si Jesus sa'yo. And the cloak of patience, bear with each other and forgive one another. If any of you has a grievance against someone, forgive the Lord. Forgive as the Lord forgive you. Sabihin mo sa malapit sa'yo, wala akong grievance sa iyo. Walang sama ng loob, wala rin sama ng labas. Lahat ay maayos. And on our final verse, and overall,
these virtues, put itong susuot mo, pinakamaganda mong suot, put on love, which binds them all together in perfect unity. And this church will be united because we are clothed with the love of God. And everybody say, Amen. Amen. So, suot natin ang damit ng Diyos. So, malinis tayo sa loob. Tapos, isusuot din natin yung armor. So, malinis sa loob, matibay sa labas. At yan ang gusto nating mangyari sa ating buhay. So, Lord, let us pray. Panginoon, marami pong salamat tonight as we close our series. Salamat po, Panginoon. Kami, ngayong buwan na to, kami ay binuhay mo, buhay na buhay. We are alive. We are blessed. We are confident. Ginawa mo pa kami, Panginoon, na agents and frontliners sa mundong ito. At ngayong pong gabing ito, hayaan mo, Panginoon, na kami ay mabihisan mo muli ng iyong spirito, ng iyong presensya, na kung saan ang mangingibabaw sa amin, hindi takot. Ang mangingibabaw sa amin ay faith. Ang mangingibabaw sa amin ay patience. Hindi ang pagkainis, hindi ang anumang galit o anumang hindi magagandang gusto mo, Panginoon, kundi ang lahat lang ng kalooban mo, ang lahat lang ng gusto mong mangyari sa buhay namin. Ito po ang aming tataglayin at susuutin para makita ikaw sa buhay namin na ikaw ang aming Jehovah Jireh, Jehovah Rapha. Ikaw ang makita sa amin na ikaw ang aming provider, healer, restorer, the giver of life and everything. Jehovah Jireh, my provider, Jehovah Nissi, Lord, you reign in victory, Jehovah Shalom, my Prince of Peace, and I worship you because Jesus, you are alive, and we declare that you are Jehovah Jireh. Because of who you are, Lord, I worship you. Because of who you are, Lord, I worship you. Because of who you are. And Lord, this is our prayer na matindigan po namin ang aming status ngayon, not because of what we do, what we accomplish, but because of who you are. Kung ano ka sa amin, ikaw ang buhay na Diyos. Mangyari sa amin na kami ay buhay, lalakad kaming Panginoon, nakasama ka, at makita, Panginoon, sa amin na hindi na namin dala yung luma naming damit, kundi ang dala na po namin, Panginoon, ay ang isang bagong damit na kung saan pinakapakita mo ang pagiging makulay ng isang buhay Kristiyano, na ang buhay Kristiyano kahit mahirap, masaya, kahit minsan walang pera, pero ikaw nagpo-provide at sumasagana pa rin kami. Kahit na minsan nagkakasakit, pero hindi kami mamamatay at kami magtatagumpay sa lahat ng anumang sakit. Kami iningatan mo, kami ay, Panginoon, pinalalakas mo. And tonight, thank you, Lord, because this man, you have really empowered us. And we want more sa mga susunod pa po naming topic, sa mga susunod pa naming pag-uusapan. Ikaw ang mag-glorify at mas lalo kaming lalakas, lalapit sa iyo, magiging worshipful, magiging prayerful kami, Panginoon. We thank you, God. We worship you. We honor you. We give you praise. Hallelujah. Jehovah.